Good day guys! So sa video na to, pag-usapan lang natin yung Juken 5 ECU para sa GSX-150. Kung saan ba makakabili, paano siya i-setup at paano siya i-tune. Let's go! So some of you already know na ako ay naka-SARP ECU, no? So yung SARP ECU, same lang naman siya ng Juken, halos. At ginawa lang yun ng BRT para kay Suzuki. Kumbaga parang specific siya para sa GSX-150. Pero essentially, parehas lang sila guys ng Juken 5. Of course, mas marami nga lang features yung SARP. Merong quick shifter, dual map, merong provision para sa secondary injectors. Pero down to the most basic level, parehas lang naman silang programmable ECU. Although unfortunately guys, ay medyo mahirap na humanap nito. Medyo rare na siya, no? At mahirap nga makahanap online or even kahit mga second hand, mahirap hanapin. Sa pagkaalam ko sa Indonesia, marami pa nito. So if SARP talaga ang hanap nyo, kailangan nyo maka-order talaga sa local market sa Indonesia. So kung may kakilala kayo doon or kung makakapunta kayo doon, doon na lang kayo bumili. Pero kung Juken 5 guys, ay meron namang mas accessible na shop na bilihan ng brand new. May nakita ko isang shop sa Shopee na legit seller ng Juken 5 ECU para sa GSX-150. So ilalagay ko na lang guys yung link sa description box sa baba. And I think ang binibenta nila na Juken 5 is either hyperband or dual band. Pero wala siyang kasamang quick shifter or provision para sa dual injector. Pero okay na din since ganun din naman programmable ECU pa rin naman siya. Kapag hyperband guys, yun yung isang map lang ang malalagay nyo dun sa ECU. Kapag dual band naman, pwede na siya lagyan ng dalawa. Okay, so pag once nakabili lang kayo ng Juken 5, kailangan nyo na ma-order ng Bluetooth connector. So ilalagay ko rin dito guys yung link para sa Bluetooth connector. At meron siyang dalawang klaseng connection, no? Meron tayo tinatawag na old socket tsaka new socket. So sa SARP ECU ko guys, ang ginagamit nito is old socket pa na Bluetooth connector. So ganito itsura din guys. Yan. Ito yung old socket na tinatawag. And sa pagkaalam ko guys, yung mga bagong Juken 5 ay gumagamit ng new socket. So if ever order kayo ng ECU, I would suggest na antayin nyo muna dumating yon para ma-check natin kung old socket or new socket ba siya bago kayo umorder ng Bluetooth connector. Okay, so pag once complete nyo na, meron na kayo ng connector tsaka ng ECU, the next thing to do is to install it sa inyong motor. So madali lang na maikabit yun guys. Meron na rin akong video about that, so lalagay ko lang dito sa taas kung paano siya install. Pero basically, tatanggalin nyo lang yung old ECU nyo doon sa socket, sa connector. At kakabit nyo yun, yung Juken na ECU. Mas malaki nga lang ng konti yun guys kaysa dito sa stock ECU natin. So hanapan nyo lang ng pwesto na maganda para maligay nyo ng maayos. At the same time guys, I would also suggest na ikabit nyo na rin yung Bluetooth connector dun sa Juken ECU. Isama nyo na siya sa motor. Para anytime na may gusto tayong kalikutin, may gusto tayong i-tune, madali makakonect sa kanya. Hindi tayo magbabaklas ng kaha para ikabit lang yung Bluetooth connector. So yun, kapag nakabit nyo na, huwag nyo muna paandarin. Ang next yung naman gagawin is mag-download ng Juken 5 app sa inyong cellphone. So ilalagay ko rin yung link guys ng installer nito sa description box sa baba. At maglalagay rin ako ng instruction kung alin doon yung kailangan nyong i-download. Galing sa website yon ng BRT. So yon, pero basically ang kailangan nyo i-download is yung version 2.2.0-2021 na pang-Android. So yun pala, kailangan Android ang cellphone na gamit nyo since hindi ko sure kung meron silang pang-iPhone eh. Pero yun, yung version na ito ang kailangan nyong ma-download. Daw kung sakali guys na iPhone na cellphone ninyo, wala kayong Android, I would suggest na i-connect nyo lang siya sa laptop. So ilalagay ko rin guys yung link para sa installer ng Juken 5 app para sa laptop. And kung merong Bluetooth connectivity yung laptop nyo, I think pwede nyo na may connect yun from the ECU to the laptop via Bluetooth. Pero kung wala, kailangan nyo siyang i-connect through cable. Pagkaalam ko, may kasama naman ng USB cable yon yung Juken ECU. So, i-connect yun lang talaga siya manually sa inyong computer or sa laptop. Okay, so at this point guys, nakabitan natin yung Juken sa motor, nakabitan natin yung Bluetooth connector or yung cable papunta sa laptop. At this point, pwede nyo na akong i-message guys. At tutulungan ko na kayo sa pag-configure at pag-tune para sa motor ninyo. So, mag-chat lang kayo guys sa messenger, send me a message lang. And from there ay pag-usapan na natin, tuturo ko na sa inyo kung paano i-setup yung ECU ninyo at magsisend na rin ako ng mapping para sa GSX-150 natin. At i-adjust lang natin siya depende sa kung anong mga mods ang nilagay nyo sa motor ninyo. Ideally, mas maganda kung mag-meet tayo in person para patono natin talaga siya, no, at matesting natin. Pero pwede rin naman natin siyang i-tune remotely. Magsisend ako ng instruction sa inyo or pwede rin na kumunik ako sa laptop ninyo para ako na yung mag-configure para sa inyo.
So, shoutout din pala, no, para sa mga ka-GSX natin dyan na natulungan ko na. Natunan natin yung mga ECU nila. I hope ay nag-enjoy kayo or satisfied kayo sa tono na ginawa natin para sa motor ninyo. And hopefully, ay mas marami pa ako matulungan na mga GSX owners na nagbabalak maglagay ng programmable ECU para sa GSX 150 natin. So, kung ano naman yung mapping na nakalagay sa GSX 150 ko, guys, yun lang din naman yung isesend ko sa inyo. At i-adjust lang naman natin siya depende nga sa mods na ginawa nyo sa motor nyo. Kung ano yung mga nakabit nyo na sa GSX ninyo, kung naka-muffler na ba kayo, air filter, naka-cams ba kayo. So it's essentially the same map na ginagamit ko. At yun nga, i-fine tune na lang natin siya depende sa mods na meron yung GSX ninyo. So yun guys, I'm offering this sa inyo para hindi na rin kayo pumunta sa dyno, sa mga tuner. Since proven and tested na rin naman na yung mapping na ginagamit ko para sa GSX 150 natin para sa mga naka-SARP or Juken 5 na ECU. At yun, nakikita nyo naman guys sa mga videos natin, no? Kung ano yung performance na meron yung GSX 150 natin using the SARP or Juken 5 ECU. Actually, hindi ko na rin ginagamit yung stock ECU, guys. Matagal ko nang hindi nilagay ito sa motor. Since yun nga, yung SARP ECU natin or yung Juken 5 is very reliable naman at maganda yung tuning na na-install natin sa kanya. So again, if ever na nagpaplano kayo na maglagay din ng programmable ECU, kindly send me a message lang guys and I will be happy to help sa pagtono ng ECU ninyo. And also guys, I would also suggest na huwag kayo magparemap. Itago nyo lang yung stock ECU nyo. Huwag nyo siyang pagalaw para just in case na gusto nyo ibalik sa stock, nandito pa rin yung stock ECU nyo at stock pa rin ang tono na nasa loob niya. And yun nga, bili na lang kayo guys ng separate na programmable ECU ng Juken 5 at yun na lang yung kalikutin natin. So yun lang guys, again, kindly send me a message na lang sa Facebook. I think nasa description box din yung link ng Facebook account ko. So chat nyo lang ako guys at pag-usapan natin kung paano ko kayo matutulungan pag once nag-decide na kayo na mag Juken 5 ECU para sa GSX 150 natin. So that's all guys. Sana ay mas marami pa akong matulungan. Thank you so much and God bless. Bye-bye!